ang gulong na masyadong malambot ay hindi kakapit ng tama sa daan at makararamdam ka ng parang mabigat na pagkabig ng iyong manibela. Ang gulong na masyado namang matigas ay re-resulta sa matagtag o matigas na ride at ang pagkabig mo sa manibela ay masyado namang magaan o madali. Ang gulong na masyadong malambot ay mapupudpud agad sa gilid, habang ang gulong na masyadong matigas ay mapupudpud naman sa gitna. Dahil dito, napapaaga ang pagpalit ng iyong gulong kahit pwede pa sanang gamitin kung sinundan lang ang recommended tire pressure. Kapag sinundan mo ang recommended tire pressure, mas matagal ang buhay ng iyong mga gulong at mapapakinabangan mo ang buong kapit nito sa daan. Paano nga ba sinusunod ang recommended tire pressure? Malalaman mo ang recommended tire pressure sa paghanap ng plaka nito sa gilid ng pintuan ng driver o kaya ay nakasulat sa iyong owner's manual. Kailan dapat magpabomba ng gulong? Hangga't maaari, magpa-check ng iyong tire pressure sa gasolinahan habang malamig pa ang mga gulong, gaya ng sa umaga kapag ikay papasok pa lang sa opisina. Karamihan ng mga gas station ay may tauhan para hindi mo na kailangan mismong bumaba at maglagay ng hangin. Pero kung nagkataon na ikaw ang kailangan magmano ng tire pump, iset mo lang ang recommended tire pressure. Idikit ang hose sa pito at hintayin ang bell ng pump na nagsisignal na tama na ang iyong tire pressure. Huwag nating kalimutan na kailangan din baguhin ang tire pressure kapag ikay magsasakay ng maraming pasahero o kagamitan. Ang recommended tire pressure sa ganoong sitwasyon ay malalaman din sa iyong owner's manual. Mahalagang alalahanin ito dahil ang gulong na hindi nadadagdagan ng hangin bago magkarga ng maraming bagay o tao ay mahihirapang isuporta ang bigat ng sasakyan. Kapag pinatagal ang pagtakbo nito ay maaaring sumabog ang gulong o kaya madagdagan ang pudpud. Gotta go guys, nagpapasok si Dashie.